Hi guys! Welcome back to my channel! Kumusta naman kayo? Yan, ang tagal na naman natin walang update no sa ating YouTube channel. So kasi medyo busy tayo nitong mga nakakaraan sa work. And ngayon lang ulit ako nagkaroon ng time mag-upload ng video. Siguro naman nababasa nyo na sa baba kung ano yung ating topic for today. Tatanong sa akin kung ano daw ba yung ginagawa ko as a virtual assistant or as a cyber buffer. Okay, ang isa sa mga task ko or isa sa mga ginagawa ko sa client ko is ang pag-handle ng kanyang social media account. Isa nga sa mga ginagawa ko sa kanya is yung pag-handle ng kanyang social media account. Okay, isa po akong social media manager. Okay, ano nga ba ang ginagawa ng isang social media manager? Disclaimer lang ha, baka medyo nakikita niyo akong tumitingin sa baba. Nag-notes kasi ako para alam ko kung paano ko i-explain sa inyo kung ano yung ginagawa ko as a social media manager. Okay, pag sinabi mong social media manager, hindi lang ito yung basta nagpo-post ka lang sa Facebook or nagpapakilala ka lang ng brand. Dati ganun din yung tingin ko no sa social yung pagiging social media manager. Meron pa palang mas malalim. Ngayon, i-discuss ko sa inyo kung paano maging isang social media manager. Lalo na sa mga aspiring virtual assistant, mga gustong pasukin tong industry na to, at least kahit pa paano meron na kayong guide kung ano yung mga dapat niyong gawin or kung ano yung mga pwede niyong i-offer sa magiging client niyo. Ano nga ba ang social media manager? Ang social media, okay, alam mo na yan. Twitter, Instagram, TikTok, LinkedIn, Facebook, YouTube. Ayan. Ikaw ang mag-handle ng account ng client mo kasi most of the time, yung client mo, busy sila. Or yung iba, kagaya ng client ko, wala siyang masyadong knowledge or medyo kulang siya sa knowledge sa social media. Syempre, ang social media, alam naman natin na sobrang napaka-influential nito, no? O napaka-ma-influensya nito ngayong mga panahon na to. Parang lahat yata ng nagbi-business, hindi pwedeng walang social media account, hindi pwedeng walang Facebook page or TikTok account. Kasi nga, digital marketing na nga tayo, no? Hindi na uso yung mga magbibigay ka ng flyers and everything sa labas. Parang lahat talaga through social media na. Okay, pag sinabi mong social media manager, handle ng kanilang Facebook page or TikTok account. Tapos, ikaw din yung magpapakilala ng brand nila. Tapos, ikaw din yung mag-engage sa mga audience nila. For example, may nag-inquire dun sa product na pinost ng client mo, ikaw ang sasagot nun, i-respond dun sa mga questions na tinatanong ng client. As a social media manager, pag-monitor ng analytics niya, ng analytics report, yun, kung itong post mo ba na to, ilan yung tao na na-reach, ilan yung likes, ilan yung nag-share, mga ganun. Dun mo malalaman kung effective ba talaga yung ginagawa mo na mga content or baka kung nagkukulang ka pa. Tapos, ang ginagawa ko din sa client ko, nagpe-present ako sa kanya ng 1 month na content na yun. So, bali, yun sa 1 month content na yun, ako lahat yung gumagawa nun. And, ang role lang ng client ko is siya lang yung magpo-proofreading. Tsaka kung meron lang siyang hindi gusto dun sa content, papapalitan niya. Kung wala, for example, yung graphics, ganun. Or, kung hindi yung graphics, yung caption. Ayaw niya yung caption. Yun lang. Pero depende kasi sa client nyo. Meron ibang client na siya na yung magpo-provide ng graphics, tapos caption na lang sa'yo. Or siya na yung magpo-provide ng caption, graphics na lang sa'yo. Mga ganun. Dapat pag social media manager ka, medyo dapat may alam ka din kung paano yung kahit mga basic graphics lang. Hindi naman sinabi na kailangan magaling ka na sa graphics, ganyan. Basta yung may knowledge ka lang at yung nakikita mo sa mata mo na okay naman yung ginawa mo, ganun. So, ano ba yung mga daily task ng isang social media manager? So, ang daily task is yun nga, for me kasi ako nag-a-advance ako palagi. Lagi akong gumagawa ng 1 month content ko. Then, may kasama na rin yung caption kasi as per my client, ako lahat nagpo-provide
Tapos siya lang is nagpo-proofreading lang siya, and then pag ayaw nga niya yung content, ipapapalit niya sa akin. Pero ako talaga gumagawa lahat, from graphics, sa caption, and then ako din yung nag-i-schedule ng kung kailan ko ito ipopost. Tsaka, basta ako lahat eh. Ako lahat nag-handle ng, sa social media niya. Kasi nga, medyo dun sa side na yon, medyo wala kasi siyang alam sa social media. Hindi naman as in zero knowledge. May alam naman siya, pero yung alam mo yon, yung parang ordinaryong tao lang na gumagamit ng Facebook, nagpo-post, ng picture, ganyan, nagpo-post ng status, ayun lang. Pero yung mas malalim na pag-intindi sa social media, medyo dun siya kulang. So, kung lahat, lahat sa akin niya lahat inaasa yon, and yun naman ang maganda sa kanya, pag yung nagtatanong ako sa kanya, nagko-collaborate kami ng kung ano yung pwede namin maging topic, kung ano yung goal namin. Yung pala, importante din pala na malaman nyo kung ano yung goal ng client nyo. Hindi yung basta lang kayong, gusto ko maging social media manager. Hindi pwedeng ganun. Kailangan na alamin nyo din kung ano yung goal ni client or kung ano yung gusto niyang marating sa ano niya, sa social media niya. For example, gusto niya na mag-grow yung social media niya, mas makilala yung brand niya, ganun. Depende kasi yun sa client niyo kung ano yung mapag-uusapan niyo. Pero as para sa akin nga, na nag-handle ng social media ng client ko, ako lahat. Ako lahat ang gumagawa, ako lahat ang pati nag-schedule ng post, basta sa kanya lang, proofreading lang siya. Ayun, na yun nga, swerte ko kasi sa client ko na to dahil alam mo yun, malaki yung tiwala niya sa akin pagdating sa social media niya. Syempre, hindi naman siya yung alam mo, pipitsugin lang na tao diyan. Malaking business yung hinahawakan ko, so ayun, nagpapasalamat lang ako kasi napakalaki ng tiwala niya sa akin. Nagkikreate ako ng one month social media content niya. And then, ang iba pa sa ginagawa ko as a social media manager. Sinishare ko lang yung ano ko sa inyo, yung experience ko as a social media manager. So, sana may mapulot kayo dito dun sa mga wala pang alam kung ano yung social media manager. Ayan, sana may mapulot kayo dito sa mga pinagsasabi ko. Sorry akong tumitingin ako sa baba kasi nagbabasa nga ako ng notes ko. Ayun nga, dapat, ayun, marunong ka din ng makipag-usap, makipag-interact sa mga client or sa mga audience, no, doon sa kung hinahawakan ng Facebook page, ayan, or Instagram page, or yung TikTok account. Ayun, dapat marunong ka ding sumagot. Syempre, yung way ng pagsagot mo is dapat, ano naman, ha, huwag na yung basta sasagot lang. Yung alam nyo na yun, yung dapat polite pa din kayo. Kasi, tip ko lang sa inyo. Ituring nyo yung social media account ng client nyo as your business. Kasi, syempre, parang, ikaw nagre-represent ng business ni client eh. Hindi naman alam ng buyer yon or ng audience yon na hindi mismo yung may-ari ng Facebook page yung kausap. So, para sa akin, dahil nga malaki ang tiwala ng client ko sa akin, ayun nga, ginagawa ko lahat ng best ko. Tsaka, ang pagiging virtual assistant kasi, alam mo yun, dapat proactive ka, resourceful ka, hindi pwede yung pasok ka lang, ganyan, tapos mamaya, palipas ka lang ng oras, log out ka na, hindi pwedeng ganun. Kailangan resourceful ka. Iba kasi ang virtual assistant, iba ang trabaho ng pagiging virtual assistant sa corporate world. Napakasobrang iba talaga. As in, kailangan marunong ka sumabay sa trend, lagi kang, lalo na kung social media manager ka, kailangan alam mo yung kung ano yung mga latest trend kay Facebook, kay Instagram, kay YouTube, kasi from time to time, nagpapalit yan ni eh. ambilis lang. Parang kahapon, kumari, Facebook lookalike, then sa susunod, meron na naman bago. Alam mo yun, ambilis lang, mas mabilis pa to sa gadget kung magpalit ng trend. Sobra. And then, kailangan, alam nyo din gumamit ng appropriate na hashtags. Yan.
syempre, di ba, pag nagpo-posting kayo, meron yung caption, and then, pag business, yun nga, sa business, meron ginagamit na appropriate na hashtag. Para sa akin siguro, ang masasuggest ko is gumamit kayo ng hashtag mga 4 to 5. Ayan, pinaka-safe yan. 4 to 5 na hashtag per caption. Ayun. Para saan nga ba yung hashtag na yun? Yung hashtag na yun is doon ka adadalin ng algorithm nung post mo. So, lahat ng nagsisearch, kumare para sa bahay, yan, kung may hashtag na yun, para sa bahay, dun ka dadali ng algorithm. Dun makikita ng audience yung post mo. Tapos, kailangan niya, inya, gaya ng sabi ko sa inyo, meron kayong alam kahit sa basic graphic na pagdi-design. Ayun, marami naman dyan mga tools na pwede nyo magamit. For example na lang is, yan, ang pinaka kaibigan ng lahat ng mga social media manager, si Canva. Ayan, kasi si Canva, may template na dyan. Then, hindi ka na masyadong maihirapan. Ayun, edit ka na lang. Pero hindi naman sinabi na syempre, template ni Canva 'yun. O pag pinost mo 'yun sa social media ng client mo, malay mo sa competitor, parehas kayo, 'di ba? Medyo anuhan mo naman, medyo ibahin mo naman yung template mo, or pwede kang kumuha ng mga inspiration mo sa Google, or meron din kasi akong ginagamit na isa pang tools, which is yung Etsy. Hindi ko alam kung Etsy nga ba yan. Basta lalagay ko dito yon. Yan. Ginagamit ko rin yan. Yan. Ginagamit ko rin si Etsy. Yan. Tumitingin-tingin lang ako dyan ng mga pwede kong maging inspiration na design. And then, i-recreate ko siya. Pero, hindi kagayang-kagaya nung kay Etsy. Kasi, syempre, ano na yun? Ano ba yun? Plagiarism ba yun? Yan, mga ganyan. Basta kung ano man yun, basta hindi pwedeng gayahin. Syempre, business ni client yun. Pwede siyang mademando or what. Syempre, ayaw naman natin yun, di ba? So, ayan. Business ni client, dapat ingatan mo. Kailangan walang kamuka. Ayan, medyo dapat originality talaga. Pwede kang kumuha nga ng idea, pero hindi mo pwedeng kopyahin ng 100%. Ayan. Tapos, ano po ba yung mga daily na ginagawa ko? Ayan, Facebook ads. Siyempre, alam nyo naman, pagka may business, kailangan mas marami ang engagement. Ayan, yung iba, nag-boost post sila. Facebook ads. Ayan, Facebook advertisement. Babayaran mo si Facebook para yung post mo is makarating ng sa lahat ng merong Facebook account. Ano ko ba to i-explain? Facebook ads, for example na lang, 'di ba sa Messenger, meron kayong nakikita diyan na kumare si Maya or si Gcash or yung si Shakey's. Ayan, pero hindi ka naman nakasubscribe sa kanila. Ayun yung Facebook ads. Facebook ads yon na nagbabayad itong si company kay Facebook para ipakilala yung brand mo na, ayun, sa lahat ng merong Facebook account or sa lahat ng merong Messenger. I-target, meron kasi yun parang target audience. Depende kasi yan eh. Pero kasi ako, as a social media manager, hanggat maaari kung saan makakatipid yung client ko, makakatipid yung client ko na hindi siya magbo-boost post or hindi siya magpe-Facebook ads, gagawin ko hanggat makakaya ko. Kasi mas naniniwala ako sa organic reach. Organic reach ng Facebook page mo. Kagaya nung, yun na, hindi naman sa pagmamayabang, example ko na lang, yun sa akin, yung kay client, hinawakan ko yun, from nung nag-start ako sa kanya, way mga 4 months ago. Hindi, mga 6 months ago. Hinawakan ko yung Facebook page niya. As in, sobrang plain. Meron siyang mga likers and followers, pero hindi ganun kadami. Then, nung hinawakan ko na siya, talagang, yun, parang normal na, typical na, na Facebook page lang siya. So, since nung nahawakan ko yun, from
walang nagla-like sa mga post niya, to 40 to 100 likers, from 0 comment to 50 comments na daily yon, and then from 600 ang from 600 yung kanyang Facebook like, ngayon nasa 1,500 something na in just 6 months. At lahat ng yon is organic yon. Organic namin lahat nakuha yung followers na yon, pati na yung mga like, mga likers namin or mga nagla-like sa Facebook page ni client. Hindi ako nag-suggest sa kanya na mag Facebook ads. Though hindi ko naman kayo dinidiscourage. Depende naman kasi yan sa strategy nyo kung paano nyo i-handle yung Facebook page ni client nyo. Pero para sa akin kasi, organic post kasi, ibig sabihin yan, sila talaga yung mga laging nag-check sa Facebook group. Sila yung laging nag-check sa Facebook page nyo, nakikita yung mga update, ganyan. Yun. Kaya mas naniniwala ako sa organic. Kahit yun nga lang yung growth pag organic, hindi ganun kabilis. Unlike pag nag-boost post ka or nag-Facebook ads ka. Yan. Tataas agad ang ano niyan, ang likes niyan or ang followers mo. Pero more or less kasi, hindi sila talaga active. Ano lang, para mga patay sila. Patay talaga. Ayun, for me, ganun lang. Based on my experience. Tapos, ayun, kailangan marunong kayong magbasa ng analytic report. Ano ba yung analytic report? Ayan, yung mga yung analytic report is yun yung graph. Wow, graph. Yung analytic report, dun mo makikita kung ilan yung Facebook reach mo, kung ilan yung Facebook likes, mga followers mo daily. Ayan, tapos kung dyan mo rin makikita kung anong best time ba na mag-post during ganitong oras ba, ganitong araw, or ano ba yung best time, ayun nga, ano ba yung best time para mag-post, yun, na kung saan mas maraming audience. For me, based on my experience na naman, perfect time na mag-post is during Friday, Sunday, and Monday. Ayan. Para sa akin na, dun sa, kasi mababantayan nyo naman yan, depende sa business ng client nyo, kung anong araw mas maraming audience, ganun. Tapos, ang oras lagi, pag Friday sa akin, 7 p.m. Pag Sunday, yan, 8 a.m. Pag Monday din, ganun, 7 a.m. or 8 a.m. Yun, mga bago, mga ganun oras, mas maraming audience doon sa Facebook page ni client. Mas mataas ang analytics namin pag mga ganun. Pag nag-post ako, yan, madami agad likes yan. Tapos, akala nyo noon, dali lang maging social media manager. Pero hindi. Akala ko din dati ganun lang, post-post lang, pa-like lang, pa-share lang. Hindi, mas meron pang mas malalim. Kasi sa analytic report, dun mo talaga makikita yung progress ng Facebook page or ng Instagram or TikTok, yan. Tapos kung ano pa yung kailangan nyong i-improve or kung paano nyo ma-reach yung goal nyo. Ayun, dun yung makikita lahat sa analytic report. Yun, dun yung mapapag-aralan lahat. A social media manager, kailangan, i-monitor mo din yung competition sa market. Okay. Ano, kung syempre, pag sinabi mo sa market, kung ano yung brand na binibenta mo, kailangan, babantayan mo yung competition kasi everyday, may nagtitrend dyan, may bagong trend. Tanong pa nga sa akin yung si client kung ilang beses daw dapat nagpo-post sa social media account. Ang sagot ko naman sa kanya is depende sa'yo kung gaano kadalas mo gusto mag-post. Pero para sa akin as a social media manager, pag Facebook ang hinahawakan mo, 1 to 3 times a week, pwede kang mag-post. Naman ba yung mga ginagamit na mga tools ng mga social media manager? Ayun nga, gaya nung sabi ko sa inyo, ako ang ginagamit ko sa paggawa ng graphic design, Canva. Kasi nga, yung Canva, may template na doon, madali nang mag-edit,
kumbaga konti na lang yung aayusin mo. Medyo pricey siya, pero worth it naman yung pag-subscribe mo sa kanya. Ayun, pero meron kung wala ka naman din balak na mag-subscribe kay Canva, kasi Canva Pro yung tawag pagka yung mas maraming template and para walang watermark ni Canva, yun Canva Pro yun. Pero kung gusto mo lang naman i-try si Canva, meron siyang free account, yun. Pero limited lang yung access mo, tapos yung iba may watermark pa. Pagka hindi ka naka hindi ka naka monthly subscription sa kanila. Ayun, yun nga may template na doon. Then hindi ka na masyadong mahirapan. Lahat ng mga social media manager na kakilala ko, mga friend ko is ayun ang ginagamit. Even dun sa pinasukan kong school dati kasi nag as a social media manager, kailangan yung knowledge mo is lagi kang, alam mo yun, laging dapat lumalawak. Hindi ka pwedeng maiwan sa trend. Kasi, syempre, yun nga, sabi ko sa inyo, yung galaw sa social media is napakabilis. Pwedeng yung sikat ngayon, bukas makalawa, hindi na, iba na naman yung trend. Ayun, kaya kailangan yung knowledge mo, dinadagdagan mo siya. And dapat hindi ka mag-stick lang kung ano yung nakasanayan mo. Para magiging effective ka dun sa business ng magiging client mo.